Kita niyo ba to, guys? Ito yung bote ng tubig. Na habang may laman pa, hawak mo pa ito. Lagi mo pa itong hinahawakan dahil may laman pa ng tubig. Pero pag naubos ang laman ng tubig nito, ito ang mangyayari. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Renz. At ako ay nagagalak na makasama ko kayo dito sa isa na namang episode ng Renz Knowledge TV. Ngayong araw, nais kong ibahagi po sa inyo ang isang makabuluhang talata na nagpapaliwanag kung paano ang buhay natin ay tulad ng isang bote ng tubig. Sa una, kapag binili natin ang isang bote ng tubig, ito ay puno na laman. Ito ay katulad ng ating mga pangarap, ambisyon, at mga layunin sa buhay. Ang bawat pagbili ng bote ng tubig ay parang pagtanggap natin ng panibagong oportunidad sa ating buhay. Subalit, habang ginagamit natin ang bote ng tubig at nauubos ang laman nito, ganun din ang ating mga pangarap na unti-unting natutupad o minsan ay nababalik. May mga pagkakataon na ang bote ng tubig ay nauubos na, ngunit hindi natin ito napapansin agad. Katulad ng buhay na minsan ay nagiging abala tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga mahalaga hanggang sa bigla na lang nating mapapansin na ang oras ay lumilipas na at ang bote ng tubig ay ubos na pala. Dito papasok ang kahalagahan ng pagkilala sa sandali. Sa pagpahalaga sa bawat saglit ng buhay, kailangan nating maging maalam at maging responsable sa bawat desisyon sa ating ginagawa. Tulad ng pagtapo ng bote, kapag ang bote ng tubig ay nauubos na, hindi natin dapat hayaan na magtungo ang ating buhay sa walang patutunguhan. Kundi, dapat nating piliin ang mga bagay na tunay na kapagbibigay sa atin ng kasiyahan at kahalagahan. Kung kailan wala ng laman ang buti, kailangan na natin ito itapon. Ngunit hindi ibig sabihin na ang ating buhay ay tapos na. Sa bawat pagtapo ng buti, mayroong pagkakataon na magbubukas para sa ating bagong simula. Isang bagong pagkakataon upang punan ang buti ng bagong mga pangarap, bagong mga layunin, at bagong mga tagumpay. Kaya't sa ating paglalakbay sa buhay, huwag nating kalimutang tandaan ang bawat sandali ay mahalaga. Ito na, ang bawat desisyon ay may mga epekto sa pangarap. Patuloy tayong maging bukas sa mga bagong pagkakataon. At huwag nating pabayaan na ang ating mga pangarap ay mapanatili sa ating buhay. Kaya't sa ating paglalakbay sa buhay, huwag nating kalimutan tandaan na ang bawat sandali ay mahalaga at ang bawat desisyon ay may mga epekto sa hinaharap. Kaya patuloy tayong maging bukas sa mga pagkakataon. Huwag nating hayaan na mawala yung ating mga pangarap. Dapat natin panatilihin sa ating buhay
ang ating mga pangarap. Tulad ng ating mga kabataan ngayon at sa susunod pa na generation. Naging mensahe ko po sa inyo na sikapin nyo pag-accumulate kayo ng skills, ng sarili nyong kakayahan para hindi kayo matulad sa isang bote na pag wala ng laman, ay wala na rin kayong pakinabang sa buhay. Dahil ang tao, kapag marami ka pa, marami ka pang pera, marami kang panggastos, mayroon kang pakinabang. Marami kang kaibigan, marami kang kakilala. Pero pag dumating yung time, naubos ka na, wala ka ng laman, wala ka ng pakinabang, sila ay wala na pakialam sa'yo. Kahit yung minamahal mo ay hindi na mag-i-stay sa'yo. So, ito ang aking mensahe para sa mga nag-aaral ngayon, sa mga new generation, at sa mga nag-accumulate pa ng iyong skills. Ipagpatuloy nyo yung ginagawa nyo na habang bata pa kayo at wala pa kayong sariling pamilya, wala pa kayong mga responsibilidad sa buhay, ay dapat magkaroon kayo or makapag-accumulate kayo ng sarili nyong skills. Dahil pinakamasakit na kung ating buhay ay maging kagaya nito. Isang bote ng tubig. Isang plastic bote ng tubig. Kapag wala ng laman, ay wala ka na rin kwenta. Wala ka na rin pakinabang. So, ano mangyayari? Tatapon ka na. Dahil wala ka ng kwenta, wala na makukuha sa'yo. So, yun ang ibig kong sabihin. At kapag marami pang laman ang inyong bulsa, marami kang kakilala. Marami kang kamag-anak. Marami kang kaibigan na nag-i-stay sa'yo. Pero pag wala ka na rin pakinabang sa kanya. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Pinakamasakit isipin yung iwanan ka ng minamahal mo dahil wala kang kwenta. Kung ikaw ay nag-asawa, wala kang pambiling bigas, wala kang pagkain sa pamilya mo. Hindi mo magagampanan yung responsibilidad mo. Ano mangyayari? Kahit mahal mo, iiwanan ka. Hindi yun mag-i-stay sa'yo. Baka nga magliparan pa yung mga kaldero, mga plato, baso. Dahil walang laman. Paano mag-i-stay sa'yo yun? Hindi mo nabubuhay sila. Hindi sila nabubuhay. So huwag natin hayaan yung ating buhay na kagaya ng isang bote na pag wala na naman tapo na. Dapat habang bata pa tayo ay magkaroon tayo ng sarili nating mindset. Habang bata pa tayo ay mag-accumulate na tayo ng sarili nating skills o kaalaman sa buhay. Para pagdating na ang panahon, marami kang baon. Hindi ka iiwanan ng minamahal mo. So yun ang pinakamasakit, lalo na sa mga babae, sa mga kababaihan. Na pag nag-asawa na, hindi masama ang naging taong bahay ka. Hindi masama na nasa bahay ka lang, nag-aalaga sa mga bata, hindi masama. Pero dapat magkaroon din kayo ng sarili niyong pera. Huwag niyong masakit yung maghihintay ka pa sa asawa mo para makabili ng bigas, maghihintay ka pa sa asawa mo para makabili ng sabon, maghihintay ka pa sa asawa mo para makabili ng sarili mong pangangailangan. Dapat magkaroon din kayo ng sariling pera para kung may kailangan kayo ay makabili na kayo. Kaya dapat habang wala pang mga responsibilidad ay dapat magkaroon na kayo ng sarili niyong mindset na pagdating ng araw, hindi yung umaasa tayo.
So yun ang ating dapat isipin, na baguhin yung ating mindset habang tayo ay wala pang mga responsibilidad. Huwag natin hayaan ang ating buhay ay walang mapatutunguhan. Sabihin natin, maraming nga ang walang grado dyan, maraming walang alam dyan, pero bakit umangat sa buhay? Kahit hindi nag-aral man. Pero mayroon silang baon na kaalaman, mayroon silang skills. Ginagawa nila ang lahat. Kaya nga ang sabi ko, habang bata pa kayo, dapat magkaroon kayo o makapag-accumulate kayo ng mga skills. Hindi lang isang skills, kundi iba't ibang skills. So dapat natin baguhin, no? Dahil hindi yung kung kailan tayo tumanda, saka rin tayo mag-accumulate ng ating skills. Wala na tayong energy, wala na tayong lakas. Matanda na eh. Diba? Ganyan ang ating buhay. So yun, maraming salamat mga ka-knowledge sa inyong pakikinig. Hanggang sa sunod na episode ng Rens Knowledge TV. Mabuhay pa kayo.